begins here and now. At napakaraming pag-aaralan, napakaraming re-reviewin sa camp. Isa dyan, ang gagawin natin ngayon is to learn again and to relearn from Solomon who had it all, who's enjoyed it all. So ngayon, mag-relax muna kayo and focus on our study. At nang sa ganon, yung ating pag-aaral na gagawin sa camp ay magsimula on a very, very good note. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatang enjoy but know how. Yes, mag-enjoy ka, pero alam mo dapat kung paano. Dear God, we thank you for this gathering and ask you to give us wisdom. Continue to cleanse us, Lord. Forgive us our sins and speak powerfully so that your words may be the food for our soul, the strength for our spirit. In the name of Jesus, we commit this to you, asking you, Father, to be the speaker. Praise you. We thank you. In Jesus' name. Amen. We shall be reading Ecclesiastes 11, 9-10 at 12-1. Paboritong pag-aralan. Ito yung may mga young people present dahil sa kanyang universal and powerful message. Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. Nung sinulat ito ni Solomon, matanda na siya. Nag-enjoy na siya ng sobra-sobra sa buhay. He had it all. He enjoyed it all. At nung malapit na siyang sumakabilang buhay at humarap sa Diyos, ni-review niya ang buhay niya. At itong iniwan niyang lesson, Ecclesiastes. Kaya buong buhay niya, inipon yung mga karunungan. Si Solomon, marami pa yan ng mga pinapakinggan na marunong. Siya din nagtuturo. There's always an exchange of ideas. At bukod sa likas na siyang marunong, biniyayaan pa siya ni Lord to be the most, the wisest man ever. Kaya marami tayong pwede talagang mabenefit sa kanya. Sabi niya, o habang bata ka, enjoyin mo yung buhay mo. Hindi ka naman kasi laging bata. Huwag mo lang kakalimutan na nanonood ang Diyos at mayroong consequence ang lahat ng ginagawa mo. Ecclesiastes 12:1, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. At qualified siya sa lahat ng sinasabi niya dahil nga nakumpleto na niya yung life cycle niya. Matanda na siya and he had a full life. Isa-isahin natin yung mga sinabi niya. So verse 9, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. So nakita niyo si Solomon, a very godly man, a very wise man. Hindi naman siya killjoy na lagi na lang siya napipigil, lagi na lang masama ito, bawal yan, huwag kang mag-enjoy. No, sabi niya, enjoy your life. In other words, Solomon tells you, enjoy your youth. Enjoy life while young. In other words, enjoy life as a young person. Kung anong pakahulugan ng young dyan, kung paano sila mag-enjoy, do what you want because you are not young anymore. When you are not young anymore, you could have limitations like responsibilities, disabilities, and probably philosophies that will stop you from enjoying many things. Pag tumatanda na ang tao, gustuhin man niya kuminsan, hindi na pwede. Katulad nyo, young people, single, wala kayong mga anak, wala kayong asawa. Pag bigla kayo nag-aasawa, may iba na yan. Lalo pag nagkaroon kayong anak. Pag magbabayad na kayo ng rent, maguhulog na kayo ng bahay at lupa, kayo nang gagastos sa kuryente, sa tubig, sa lahat, maiiba. Kaya hindi dapat nag-aasawa agad. Hindi dapat napapasubo mag-asawa agad. Kasi hindi ka pa nag-enjoy ng youth, nanay ka na. By the time na yung mga kaibigan mo ay nagdadalaga pa lang, lola ka na. No? So, para ka ng Europe, all in ruins. So, hindi dapat inaagahan. May tamang oras. Kaya sabi niya, habang bata kayo, mag-enjoy kayo bilang kabataan. Pero pagka pumasok kayo sa mga gulo, nasuong kayo sa mga problema, hindi nyo na ma-enjoy ang kabataan nyo kasi problem solving na lang yan. Crisis management ang mangyayari. At kumisa, pag tumatanda ka na, naiba na yung pananaw mo o kaya humihina ang iyong katawan, gustuhin mo mang mag-enjoy, hindi mo na rin magawa. Kaya sabi, yung mga kaya nyong gawin, gawin nyo, mag-enjoy kayo. At sabi niya sa Ecclesiastes 11:10, rid yourself of all worry and pain
because the wonderful moments of youth quickly disappear. So huwag kayong laging mag-alala, mag-problema. Trabaho yan na matatanda. Kami ganon. So huwag kayong magtanda-tandaan kasi bata pa naman kayo. In other words, naiintindihan ni Solomon. Kaya nga siya wise eh. Ang sabi lang niya sa chapter 12 verse 1, keep your creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Alam niyo, paboritong panakot ng mga religious leaders sa kabataan itong Ecclesiastes 12:1, keep your creator in mind while you are young. Pero sa tingin ko, very positive ang bitaw dito ni Solomon. Hindi niya sasabing, ayan, matakot kayo sa Diyos, kabantay siya, papaluin niya kayo, papagalitan niya kayo, paparusahan niya kayo. No. Ang sinasabi niya, keep your creator in mind. Ibig sabihin, be thankful that your creator made you what you are. Be thankful to the creator that you are strong, that you're energetic, and that at this point in your life, you don't have too many responsibilities yet. Ideally, ganun. Kaya malaki ang pananagutan ng mga magulang na makapag-provide sa mga bata ng peaceful home, tahimik na pamumuhay, basic necessities, para yung mga bata can focus on being young. Ang problema kasi, pag nagpabaya ang tatay, nagpabaya ang nanay, o sobrang hirap ang buhay, nauobliga ang mga bata na maging matanda agad. Nagkakaroon agad ng mga responsibility, hindi na nila na-enjoy yung youth nila. O kaya, sumuong sa gulo, nag-premarital sex, nagkabuntisan dyan, nagkaanak out of wedlock o napilit ang magpakasal. In both cases, ang babata pa, ang pinoproblema nyo na problema ng mga magulang na hindi pa dapat. So, hindi tayo pinipigil ni Solomon na mag-enjoy. Kaya sabi niya, ilagay sa lugar para walang damage. Para maligaya ang buhay. God wants you to enjoy your youth. Keep that in mind. Hindi pananakot ang Ecclesiastes 12:1, kundi para maging appreciative ka of God. And related to that, sabi ni Solomon, do not think, do not worry, do not be negative like many adults. In other words, do not mature prematurely. Bata ka nga eh. You have a lot of time to be old. So don't be old yet. Pag naging magulang ka na, habang buhay magulang ka na, ba't mo aagahan, 14, may anak ka na? Diba? 15, 19, 21. Eh, pag naging magulang ka na, forever na yan. Dapat huwag na muna agad. Kasi mawawala yung privilege of the freedom of youth. Do not fast forward your maturity. At yan din ang ating laging ipinapaalala sa mga magulang. Do not fast forward your children's maturity. Youth sila eh. Yung iba naman, sobra eh. 4 years old pa lang, tapos na ng medicine. Yung laging, ang gusto ng magulang, kailangan 3 years lang, tapos ka na ng elementary. Kailangan lagi kang napopromote, kailangan lagi kang honor. O ngayon, kung 11 na siya, tapos na ng law, ano gagawin niya sa buhay? Di ba masyadong aga pa yon? So, may panahon ng bawat bagay. Sabi ni Solomon, for everything there is season and a time for every matter under heaven. Wala rin masyadong advantage yung ang aga-aga mong nauunahan mo yung buong klase sa achievement. Kasi pag nauna ka lagi, nag-iisa ka na ngayon. Dahil nalampasan mo na yung mga kaedad mo, sino ngayon ang kagrupo mo? Matatanda na. Kasi sila na yung ka-level mo. Dapat nasa tamang panahon ka. Kasi ang haba ng panahon na magiging matanda ka, at pag nag-umpisa ka maging matanda, wala lang katapusan yon. Lagi ka nang matanda. Kaya nakita yung mga matatanda, nagbabata-bataan, pinipilit magmukhang bata. Kasi siguro nung bata sila, hindi nila enjoy yung kabataan. Kaya kayo, magpasalamat kayo sa Diyos at bata kayo ngayon. Pero hindi yan lagi. Youth is a very fast-moving commodity. Before you know it, it's gone. Therefore, you should be able to achieve while young what God has planned for you to achieve while young. At isa yon is to enjoy life. Pag enjoy kayo sa buhay niyo, magiging mabuti kayong ina, magiging mabuti kayong ama, magiging mabuti kayong lolo at lola, hindi puno ng bitterness, ng regrets, ng galit sa mundo. Kaya dapat alagaan niyo yung mga sarili niyo. Because enjoyment has its own responsibility. Sabi sa Ecclesiastes 11:9, but don't forget that God will judge you for everything you do. Remember, kakambalito nung keep your creator in mind while you are young.
In other words, Solomon says, enjoy your life, just also keep God's helpful guidelines in mind. Pag sinabing, God will judge you for everything you do, hindi ibig sabihin ang Diyos, may hawak siya na sibat, tatamaan kanya pag nagkamali ka, papaulan ang kanya ng apoy, kakainin ka ng lupa. No, pag sinabi na ni Solomon that God will judge you, ibig sabihin lang, you should submit yourself to God's law, including natural law, the law of cause and effect. Because that's also a way of God judging us. Halimbawa, may exams, hindi ka nag-aral, may judgment ang Diyos doon. Ano yun? Hindi ka papasa. Cause and effect. Nagpuyat ka ng nagpuyat, kaku-computer, kafe-Facebook, nagkasakit ka, God judges you because of cause and effect. Hindi laging parang God is always morally judging us, right or wrong, kundi nung nilikha ng Diyos ang mundo, isinet na niya lahat ng natural law. Pag mapag-aral ka unti-unti, pag biglang nag-exam, hindi ka magkakaram, papasa ka. Natural law. Inalagaan mo ang katawan mo, hindi ka nagpuyat, bukas, maganda yung mood mo. Hindi ka agad-agad na na-involve sa romantic love, hindi ka nag-premarital sex, anong bunga nun? Nakalampas ka sa youth na hindi ka sumabit, hindi ka nagkaroon ng mga pananagutan, yun ang judgment. Hindi lang laging heaven or hell ang pinag-uusapan. Therefore, mga young people, if you want to understand judgment of God in a more workable and more practical terms, isipin nyo lang yan. May natural law, may law of cause and effect. Pag naging mabuti kayong anak, mapagpapala kayo ng Diyos. At sabi pa nga, maging ang pagkakaroon ng mabuting asawa ay regalo ng Diyos sa mabubuting anak. So, may cause and effect. Ang isa na dapat yung unahin dyan, take care of your health. Kahit dasal kayo ng dasal, na alagaan ng Diyos ang health nyo, kung pinapabayaan nyo yung health nyo, may law already written about that. The law of cause and effect, natural law. Hindi madadaan sa dasal na lumusog ka kung hindi mo inaalagaan ang katawan mo. So, obey that. So, ganun din. Mag-ingat kayo na ngayon pa man, there are jobs and there are careers that are unhelpful. Mga anak, makinig kayo mabuti, ha? May mga trabaho, may mga career na hindi mabuti sa katawan. Huwag na lang kayong mag-aral patungo sa ganung mga career. Huwag na lang kayong maghanda sa ganung career kahit high-paying. Kasi kung hindi mabuti sa katawan, nakakasama sa kalusugan, mag-isip-isip kayo ng ibang trabaho sa buhay. Halimbawa, hindi ko naman ginajudge dahil buti nga nagkakatrabaho at kumisan dala ng pangangailangan. Pero ang hirap sa katawan yung halimbawa call center agent ka. Yung tulog ang mundo, gising ka, baligtad. Kahit anong tulog ang gawin mo sa umaga, sa araw, hindi niya kayang palitan yung puyat mo sa gabi. Kaya maraki ang health hazard ng ganong trabaho. Huwag kayong mag-aspire ng ganong trabaho kung meron pa kayong choice. At kung nagiging trabaho yon, dapat pang-emergency lang dahil dala ng pagkakataon, pangangailangan, kailangan kumita. Pero huwag kayong mag-isip ng mahabang karir sa ganong trabaho. At halimbawa, mahihiluin ka, matatakotin ka sa bagyo, huwag kang magsiman. Kasi yun din pagsisiman, napaka-unfriendly to the family. 10 months kang wala sa pamilya. So, bakit ka gagawa ng karir na patungo doon? Bakit ka gagawa ng karir halimbawa na gusto mo pala laging kasama ang pamilya mo, mag-iisip ka ng ganong kurso. So ngayon pa lang, habang bata pa lang kayo, yun ang sinasabing, remember your Creator while you are young. Remember the natural law that God gave us. Remember wisdom. Remember practical wisdom. And apply it now. Kasi ang itanim mo ngayon, aanihin mo bukas. Yun din ang ibig sabihin, remember your Creator while you are young. While you are young, magtanim kayo ng tama para pagtandaan nyo, ang anihin nyo, tama rin. Hindi laging religious yung remember your Creator, God will judge you. Napakahalaga nun sa practical life. Halimbawa, hindi ka nag-aaral, bumabagsak ang mga quizzes mo, hindi ka nagsasubmit ng projects, mga term paper mo on time, God will judge you at the end of the semester or the school year, babagsak ka, yun yung judgment. Hindi laging may kinalaman sa mga kareligyoso hang bagay ang judgment ng Diyos. At hindi kailangan ng Diyos na magpasya para kanya pabagsakin. Hindi siya kanya pababagsakin. Ayaw niya nun. Ikaw ang magbabagsak sa sarili mo. Pagka hindi mo inaalagaan yung day-to-day, week-to-week, month-to-month responsibility. Ganon din sa mga may mga trabaho na. Gusto mong umasenso? Gusto mong ma-promote? Anong ginagawa mo sa trabaho mo? Quality ba? Natural law.
So, ingot, piliin nyo kung ano mga pag-aaralan nyo. Kung may choice kayo. Kung minsan naman, wala kang choice kasi kulang ang pera, eto na. Yung iba naman, yun ang ginawang kurso kasi yun ang pinakamaiksig pila ng enrollment. So, pinadali nyo yung pila pero pinahirap nyo yung buong buhay nyo. Kaya kailangan iniisip mo lahat. Yun yung remember your creator while you are young. Plant what you want to harvest. Anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo 5 years from now? 10, 15, 20. Ang totoo, itinatanim nyo yun ngayon. Kung anong tanim, yun ang bunga. Kaya kailangan magtanim ka ng tama. Garbage in, garbage out. Bad deeds bring about bad returns. Yun ang ibig sabihin ng judgment. What you give is what you get in return. That is judgment. So, sa pagka-camp ninyo, sa buong buhay nyo, sa pag-aaral, remember this. God wants you to enjoy your youth and your adulthood. Yung iba, akala nila, okay, so God wants me to enjoy my youth. Magwawala na ngayon, magkakalat, puro enjoyment. No, God also wants you to enjoy your adulthood. Pero pag pinabayaan mo at sinira mo ang youth mo, anong enjoyment mo sa adulthood? Wala. Sabi nga nung isang lumang kanta, a man must break his back to earn his days of pleasure. Kailangan magtrabaho ka muna para ka guminhawa. Yung inuuna ang ginhawa, inuuna ang saya, inuuna ang fun. Ang ending noon, pagbatanda na siya, mahirap, walang pera, hihingi-hingi, aasa-asa, tiis-tiis, budget-budget. Kasi inuna ang pagsasaya. Ngayon, kung ikaw na may nagsisikap, nag-aaral ng mabuti, binibuild mo yung future mo, hindi naman ibig sabihin, huwag ka na magsaya eh. Meron ding happiness, may mga joy, may pleasures that are allowed within limits. And God wants you to enjoy all those. Huwag ka lang mag-enjoy to the point na ang bayad pala yung future mo para ka lang mag-enjoy today. So enjoy your youth while staying responsible, sensible, and careful. Yung enjoyment na irresponsible, nonsensical, and careless, may bayad yon. Malaki ang bayad nun. Kuminsan, naiinis yung mga kabataan pag binabantayan sila ng mga magulang. Ang totoo, dapat kayong pasalamat kung may nagbabantay sa inyo dahil maraming kabataan walang nagbabantay sa kanila. Huwag kayong mainis sa nagbabantay sa inyo dahil mahirap magbantay. At pag pinaghihirapan kayo ng mga magulang, elders yung nabantayan, ibig sabihin mahal kayo. Kasi kung di kayo mahal, di hayaan kayo, itapon mo yung buhay mo, okay. Wasakin mo yung buhay mo, okay. Pero yung binabantayan ka, chinecheck ka, pinapagalitan ka ba, aba, mahirap magalit. Mahirap na trabaho ang magalit. So pagka kayo chinecheck, huwag kayo mainis. Sabi nyo, ay salamat, may magulang ako nagchecheck. Marami nga walang magulang. O may magulang pero hindi sila chinecheck. Mas nauuna pang umuwi yung bata ng alauna kasi yung magulang alas stress pa. So pasalamat kayo kasi chinecheck kayo. Hindi nyo nga binabayaran yung magulang nyo para checkin kayo. Mahirap gawin yun. Dapat nga silang sweldohan, kababantay sa inyo. So, even your parents like you to enjoy. Sometimes your parents only are worried, especially if they see signs of carelessness, of irresponsibility. Pero kung mapapatunayan nyo sa mga elders nyo na kayo responsible, sensible, careful, and wise, they'll let you enjoy life. Sinong magulang ba ang ayaw na mag-enjoy ang anak niya? Yung iba, nag-overreact lang kasi natatakot na baka kayo magkamali at magbayad habang buhay. So do not endanger, do not damage, do not destroy your youth and your adulthood with foolishness and carelessness. Umiwas kayo sa mga taong ang impluensya sa inyo, napapasama kayo. Napapalayo kayo sa tama, nalalayo kayo sa Diyos. Iwasan nyo yon. Kasi panahon ng trouble, pagdating ng trouble, wala na yung mga yon. Di nila kayo tutulungan. Tulungan man kayo minsan, pero kung tatlo, apat linggo na kayo may problema, dalawang taon, tatlong taon, wala na mga yan. Ang patuloy na tutulong sa inyo ang inyong mga kapatid, magulang, pamilya, kaya sila ang patuloy niyong pakisamahan ng mabuti. Kasi sila ang makakasama niyo kahit sa hirap. Today, while young, is your planting time. Tomorrow, when adults, that will be your harvest time. Yun ang tinatawag na judgment. So again, plant only what you want to harvest. Get the most from life. Give the most to life.
At sa camp nyo na ito, mga kabataan, you will harvest from your camp only what you will plant in it. Bigyan nyo ng panahon, atensyon, itong inyong camp. Napakaraming tumutulong para kayo makapag-camp. Napakaraming tumutulong financially, emotionally, spiritually, intellectually, para mangyari ito. Count it as your privilege. Huwag kayong magsayang. Pagka-session, makinig kayo. Huwag text ng text. Maraming panahon para mag-text. Dalawang araw lang kayo magka-camp. Huwag niyong ubusin sa ganun. Kailangan kung prayer, prayer. Kung kanta, kanta. Kung pinapakanta, kumanta. Huwag niyong kumakata. Ayaw kumanta. No? Pag naman pinapatulog, doon gising. Huwag niyong babaligtarin. Ha? Makidaloy kayo. Flow. Ha? Tumayin niyo sa lagi. Pag makikita kayo ng mga camper, lagi niyong sabihin, flow. Flow with the camp. Flow with the spirit. Don't resist the spirit. Benefit from it. Because many people's futures are sometimes made in camps like this. Alam niyo ba na may mga nagkatuloy ang panga dahil sa camp nag-meet? Yan ang mga gusto niyo. Mga walang-wala lang. Tingin-tinginan, no? Mga ganyan. Pero focus on the messages, focus on the Lord, focus on what you plant, so that later on in life, you will harvest a lot of things. Cooperate with your teachers, with your Bible study leaders, with your team leaders. Pag game, dapat sumali, buong-buo. Para pag-uwi ninyo, buong-buo din ang inyong benefit. So, congratulations for making this decision. Pasalamatan natin ng Panginoon, meron tayong camp. Remember, ang sabi ni Solomon, enjoy, but remember God. God bless you.